Ang dati sa pelikula lang natin nakikita, ngayon ay nangyayari na. Ang direktiba po sa amin, sa ngayon, ang makakalampas lang po ay health worker, peacemaker, at saka po yung mga nagdi-deliver ng pagkain. Hindi po namin kagustuhan na nangyayari ito, pero hinihingi po namin ang pangunawa ninyo at pakikisa. Isang nakamamatay na virus kung saan nakahawa na sa mahigit 179,000 katao sa buong mundo. At naging dahilan ito sa pagkamatay ng mahigit 7,400 na katao sa halos 4 na buwan. Hindi man tayo direkta na natamaan ng sakit, ngunit tayo ay apektado pa rin. Yan po sitwasyon namin dito, natrap na po kami rito. Ay, gusto nang pumasok sir, hindi sila makapasok dahil wala na silang masakyan talaga totally. Ayan ang community guarantee, paano kami? At saan kami kakain? Wala kami pera. Nakakalungkot isipin pero ito yung katotohanan. Ihalimbawa natin yung nangyari sa Metro Manila. Land, domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended. Oo, narinig ko na marami sa ating mga kababayan ang nagpa-panic buying at nag-hoarding. Yung bumibili sila ng maramihan dahil takot sila na maubusan ng stock ng mga pagkain, face mask, alcohol at iba pa. Paano na lang yung mga kababayan nating isang kahig, isang tuka? Yun yung kung ano yung kita mo sa araw na to, yun din yung pambili mo ng pagkain sa susunod na araw. Sabi ng ilang tsuper, napilitan silang bumiyahe dahil wala silang pangkain sa araw-araw. Nagugutom talaga kami pag hindi kami bumiyahe dahil wala kami pira, wala kami pambiling bigas. Mahirap eh. Mahirap pag mahirap. Walang pagkukunan. Ang kailangan, pagkain. Pero alam naman natin may ginagawa yung gobyerno natin para matulungan sila. So, kung hindi kayo magtulong, medyo mahirapan tayo dito pagka baka sabay-sabay puputok to. Ito ang mas malubhang epekto na dulot ng krisis ng COVID-19. Canceled local and international flight, community quarantine, marami ang nawala ng mga trabaho. Yung iba pinag-force leave without pay, price increase ng mga basic needs at marami pang ibang negatibong epekto. Hindi naman ito tatagal. Kailangan din nating magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Pero ano sa tingin niyo mga kabayan? Patapos na ba ang krisis na ito o nagsisimula pa lang tayo? Pero alam niyo, may mga positibo namang dulot yung krisis na ito. Halimbawa na lang yung mga naka-community quarantine. Ito lang yung time na nagtipon-tipon sila ng kanilang mga pamilya, lalo na yung mga parents na busy sa trabaho. At least ngayon, magkasama-sama sila sa bahay, nagkakaroon sila ng bonding, sama-sama silang kumain, sama-sama silang magdasal. At nabigyan natin ng oras at importansya ang ating sarili, natuto tayong pahalaga ng ating sarili para paano maging malusog, paano maging malinis sa pangangatawan, paano maging malinis sa loob at labas ng bahay. At kahit anuman ang antas mo sa buhay, mahirap ka man o mayaman, maaari ka pa rin dapuan ng sakit. Ngunit ito rin ang patunay na may magagawa ka dahil lahat tayo pantay-pantay.